Magandang araw, Laguna. Ako po si EJ. At ako naman si Grace. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan, at makabuluhang usapan. Lahat ng yan, dito sa Season 13 ng Dito sa Laguna. Magandang araw, Laguna, at magandang araw din sa iyo, partner. At welcome po sa unang episode ng Season 13. Ano nga ba ang handog natin ngayong episode na to para sa ating mga manonood, partner? Yan. Magandang umaga rin sa iyo, partner, at magandang umaga ulit sa ating mga manonood. So, unang episode nga ng Season 13 ng DSL. At partner, tapos na yung summer. Mainit pa pero tapos na yung summer. Pumasok na tayo sa buwan ng Hunyo. So, sa panahong ito, usually, ang maganda pag-usapan natin yung balik paaralan or balik eskwelahan ng mga estudyante kasi sa panahong ito, yung mga magulang nag-umpisa na or nakapag-umpisa ng maghanap ng magagandang school kung saan pwede nilang i-enroll yung kanilang mga anak. Oh, tama ka dyan. Alam naman natin na interest ng lahat ng mga magulang na pumili ng magagandang schools o paaralan para sa kanilang mga anak. Tama, partner. Kasi napakahalaga para sa mga magulang na yung papasukang school ng mga anak nila kumbaga okay at maganda talaga yung may tuturo sa kanilang mga anak. Lalo syempre yung mga preschoolers o yung mga mag-uumpisa pa lang, mga unang beses or pangalawang beses pa lang na papasok sa school. Kaya para sa ating mga manonood, tayo nandito ngayon sa isang paaralan na matatagpuan sa Lopez Avenue sa Los Baños, Laguna na para sa ating mga chikiting. Ang paaralan na ito ay tinatawag nating Bahay-Bahaya ni Maria Makiling. Yan, partner. Itong Bahay-Bahaya ni Maria Makiling ay isang ang preschool na matatagpuan dito sa LB at sila ay nakasentro sa tinatawag na experiential education. Kung ano itong experiential education, yan ang aalamin natin maya-maya lamang. Sa pagbabalik yan ng Dito sa Laguna. Nagbabalik tayo dito sa Laguna. Ngayon ay ipapakilala natin ang ating mga makakasama ngayong araw upang mas ipaliwanag pa sa atin kung ano nga ba ang Bahay-Bahaya ni Maria Makiling. Yes, partner. Makakasama natin ngayon si Mr. Giancarlo De Jesus at si Miss Ana Katrina De Jesus o mas kilala bilang sina Daddy Gian at Mami Kate, dalawa sa mga magulang dito sa paaralan. Good morning po at welcome dito sa programa. Good morning. Okay, simulan na po natin yung usapan, no? Mami Kate, yung una po naming katanungan ay ano nga po ba itong Bahay-Bahaya ni Maria Makiling? Okay, magandang umaga sa lahat. Ang Bahay-Bahaya ni Maria Makiling ay isang parent-initiated school. So, bali naniniwala kami kasi na it takes a village to raise a child. Kaya kami mga magulang na naniniwala na ang pangailangan ng mga panahon ngayon ay isang holistic education. Ang paniniwala namin isa siyang gift sa community dahil nga ang curriculum na ginagamit namin ay developmentally appropriate at arts infused. So itong Bahay-Bahaya ni Maria Makiling ay isang community ng mga naghahanap ng creative, holistic, integrative education na pinagsasama ang arts and sciences. Okay po. So, nabanggit po namin kanina na itong Bahay-Bahaya ni Maria Makiling ay heavily based on experiences ng mga bata. No? So, ano po ba ang kahalagahan ng experiences ng mga mag-aaral natin dito sa paaralan? Okay. Experiential education dahil naniniwala kami na ang schooling at education ay dapat walang pagkakahiwalay. Iisa lang dapat sila. Kung ano yung natututunan ng mga bata sa school, yun din yung dapat nilang natututunan sa bahay at nai-apply din sa lipunan. Mga bagay na mahalaga. So, nagsisimula ito sa pananaw na buo ang pagkatao ng isang bata. So, hand,
heart and head. So halimbawa, yung hand, dito sa paaralan or dito sa BBMM, may mga activities na very tactile, kinesthetic, individual, nire-respeto rin natin yung individual sa mga bata, collaborative, dahil nga naglalaro sila at sa paglalaro nila, dun sila natututo. Yung experiential, for example, meron kaming gardening, tapos baking, sa paggawa na yon na-enjoy nila yung school. Kasi kapag handa na yung hands or handa na yung puso mo, kasunod kasi ng hand-heart na, mas handa na silang mag-receive or mag-assimilate ng information. Hindi natin sila bibiglain sa academic agad, pagsusulatin mo na agad, or pipilitin mo magbasa kung hindi pa naman handa yung bata. So, ang unang naming paniniwala, maniwala sila na magkaroon sila ng feeling na may reverence sila sa mundong ginagalawa, na maganda ang mundo at ang mga tao ay kailangan nating mahalin, igalang, pati na rin ang nature, kaya may Mariyang Makiling, isang homage din yun sa ating diwata or sa kabunduhan ng Makiling, pagpapahalaga sa national resources. So through those experiences, mas handa na sila na i-receive yung, kumbaga tinatawag nating academic information, kasi nga wala, hindi nila makikita na hiwalay pala yon sa education. Mm-hmm. So yun yung kahalagahan ng hand, heart, and head, tinatawag nating experiential education. So, Daddy Gian, paano po ba nabuo itong konsepto ng paaralan na ito? Sino-sino po yung mga nagpaumpisa? Tsaka kailan po itinatag itong mismo school? So, good morning pala muna sa mga kapwa ko sa Los Baños, kapwa ko Laguneño. Bali, matagal na namin pangarap na magkaroon talaga ng ganitong klaseng eskwelahan. No? Tsaka, nasabi nga kanina, this is a gift for the community. So parang kami, we're all volunteering. We are composed of, sa simula, limang families. Kami yung mga una na nag-start nito, and we volunteered our resources. Gaya ng oras, syempre effort, pati sa gaya ng taste ng building. May isang pair kami-ari ng lot, pati nung pagpapagawa ng building. So sa curriculum, tulong-tulong din kami. Yung konsepto kasi, nakakatuwa kasi nagkaroon ng fusion yung tinatawag nating Steiner or Waldorf Education at saka yung Bahay-Bahayan. So, yung Bahay-Bahayan is actually an original concept of ours na actually theory siya. It's a performance theory. Nagsimula siya sa theater arts. That was during the time na na-realize namin, yung 2014, 3 years ago, na yung palang dula na ginagamit nating word to pertain to theater sa Tagalog is actually a Cebuano word, which is play, to play. E di ba yung play sa classroom, ginagamit din natin siyang word para sa theater? Di ba? Parang classroom play, theater play. So parang nag-research kami, nag-investigate kami, bakit nga ba yung play at yung laro at yung dula interchangeable terms na according sa research namin, kahit pala sa mga ibang kultura ng mundo, ng iba't ibang bansa, interchangeable ang theater at yung play na salita. Mm-hmm. So na-realize namin, to play is to perform. At doon namin na-realize na, doon namin tinignan, comparatively, na-realize namin, ano ba yung laro na malapit sa theater? So nakita namin, bahay-bahayan siya. Kasi meron kang role na ginagampanan, di ba? Nanay, tatay, meron kang props na ginagamit, meron kang stage na ginagamit. So parang parehong-pareho siya. So na-release namin, parang wala naman pala siyang kaibahan. So ngayon, bahay-bahayan, when applied to education naman, ang pinaka-pundasyon niya, yung role play. Kasi when we talk about holistic education, na gusto nga naming matching, ang pinaka-pundasyon niya ng holism ay yung experience. Di ba meron tayong kataga na experience is the best teacher? Yeah, naririnig natin yan. So, naisip namin, pagka nagbabay-bayan ka, pa nag-roleplay ka, ginagamit mo yung lahat ng senses mo. Di ba? Sa creativity mo, imagination mo, ginagamit mo. Ginagamit mo yung kamay mo to mag-create ka ng props at saka ng set. Ginagamit mo yung boses mo para sa dialogue. You think, you use your hands, and you use emotions. Di ba? Parang lumalabas yung emotion dyan. Nanay ka, you have to have a certain tone of voice. So, yung palang performance aspect ng bahay-bahayan, pwede palang i-apply sa edukasyon.
So dahil dyan, naisip namin, pwede namin siyang infuse nga dito sa Waldorf, na yung Waldorf nga, ganun din yung aims niya. And then, by the way, yung palang bahay-bahayan, in-apply na namin ito sa UPLB, sa mga college classes. So parang, halimbawa, English, paano mo siya gagamitin na gagawin yung experiential yung English. Sa loob ng isang classroom, pwede mo rin siyang gawin. Na parang magbahay-bahayan sa loob ng isang classroom sa college. At nagawa namin siya, mas ang napansin namin, mas naging positive yung classroom, mas tumaas yung engagement at participation ng mga estudyante. Kahit na large class setup, kahit na 180 ang estudyante, mas engaged sila, mas gusto nilang mag-participate, at saka mas nare-retain yung information kasi nga multisensorial at multiple intelligences yung ginagamit. Okay, so nabanggit nyo nga po kanina yung Steiner curriculum na ginagamit nyo dito sa bahay-bahayan ni Maria Matuling. So, ano po ba yung, kumbaga saan po nang galing itong curriculum na to? Ano po yung nature or roots nito na kung bakit nyo siya ginamit dito sa paaralan? Ang Steiner curriculum, galing siya sa philosophy ni Rudolf Steiner. Isa siya, or Steiner, galing, isa siyang German na yung kanyang mga books, mga writings, lahat philosophy, ginagamit niya sa realm ng agriculture. Siya yung epitome ng parang Jose Rizal na multiple intelligences. Ng German dito si Steiner. So, ang gusto niya, encompassing. Mm-hmm. So, yung, ang pinamanan niyang curriculum yun nga, developmentally appropriate kung ano yung karanasan ng bata, natural unfolding ng consciousness ng bata, doon mo ibabase yung educational practices. At saka arts infused din siya. Tapos ang ginawa namin, dahil minery na namin sa bahay-bahayan, itong Steiner curriculum ay kinontextualize kultura ng Pilipino. Kasi syempre from German yung culture na ito. Pero dahil nasa Los Baños tayo, kung ano yung nandito sa local culture sa Los Baños, yun din yung ginagamit natin. So yung mga resources, for example, ang mga logs na yan at mga kahoy, galing dito sa atin. So natural ang ginagamit na lahat na toys. Tapos, itong mga materials ay sourced from, as much as possible, ay organic, walang synthetic. Meron ding explanation lahat ng yun. So, malawak siyang philosophy. Pero basically, yun ang philosophy na rumirespeto sa natural unfolding ng aba. So, kumbaga po, lahat ng ginagamit nyo dito may meaning na po. So, speaking of meaning po, kasi napuna lang namin na yung structure po nitong paaralan nyo, iba siya. Hindi siya kagaya dun sa mga ordinaryong school na makikita natin sa paligid. So, meron po bang meaning ito? Or kung ano po ba ang meaning nitong ganitong structure? Oo. Ito, mapapansin mo, sobrang homey, parang bahay din siya. Pero yung dome shape, ang ibig sabihin ng dome shape, sinasimulate or sumisimbolo sa mother's womb. Dahil nga ang mga room, ang room na ito ay pang kinder, kanlungan classes namin dito ginagawa. So, sinisimbolize niya yung warmth, safety ng mother's womb, pati yung paint, para siya ang amniotic sac ng nanay, para rin isimulate yun. Pati yung mga flowing na tela, yan yung sumisimbolize din sa rhythm, tsaka yung rhythm kasi doon nakabase yung kindergarten. Kumbaga, naniniwala kami na lahat na activities ay base rin sa rhythm ng nature, may kanya-kanyang oras at may kanya-kanyang panahon. So, paikot din siya kung mapapansin nyo dahil ayaw nga namin na nakakahon at hiwa-hiwala yung compartmentalized na pananaw sa education. So, yung mga bata, free sila na mag-ikot-ikot dito at tumakbo-takbo. Tapos, free open-ended yung mga toys, makikita nyo rin. Kasi nga, walang iisang function lang yung mga bagay. Ano siya, imagination na lang yung limit. At makikita mo pag pinanood mo yung mga bata maglaro, ma-amaze ka kung gaano sila ka-creative. So, napaka-interesting ng gapwa, no? Nung unang discussion natin, no, partner. Huwag po kayong aalis kasi magbabalik pa ang dito sa Laguna. Sasakay kung malapit lang, ba't ka pa gagastos kung may paan naman, maglakad na lang, ito'y makabubuti pa. Makatitipid ka na, sisigla ka pa, kung maglalakad na lang, imbis na sasakay, perang may ipon, magagamit para sa iba. Maglakad na lang, tayo'y maglakad.
maglakad para sa inyong kalusugan. At nagbabalik po tayo dito sa Laguna. Kanina ay nakasama natin si Daddy Gian at saka si Mommy Kate na nagpaliwanag sa atin na kung ano nga ba ang bahay-bahaya ni Maria Makinig. Ngayon naman ay makakasama pa rin natin si Mommy Kate at ang isa pang magulang mula rin sa bahay-bahaya ni Maria Makiling na si Nanay Army Sheer Batikados. Makakasama rin natin ngayong umaga si Teacher Maria Angeles Fama o si Teacher Mike na magpapaliwanag sa atin ng kanilang mga pananaw tungkol sa bahay-bahaya ni Maria Makiling. Magandang umaga po. So, Teacher Mike, kanina po kasi nabanggit nga ni Mommy Kate na iba yung activities or iba yung paraan ng learning dito sa school, no? So, ano po ba yung mga activities na ginagawa niyo dito? Ang kadalasan, sa araw-araw na ating activities, kami po ay nag-umpisa ng 8:30 ng umaga at tatapos po ng 12:30. Ang activity po ng mga bata ay parati po in a rhythmic way po. Rhythmic way means something that they do repeatedly every day so that they have a sense of security. It starts with their greetings, tapos po after that we have the outdoor play, the first indoor play. Then we have our circle time, we have our second indoor, we have our outdoor, and then we have our storytelling, which is usually done at the end of the day. And our activities are, we have different activities for every day, each day. We have painting, we have gardening, we have cooking, we have baking, and we have the arts. So basically, these are the things that a child does every day, during Monday to Friday. So iba-iba po talaga? Yes. It's a very diverse and hands-on yung activities yes, po ng kids. No? Yes, Teacher Mike, tanong lang din po namin, ano po yung range ng edad ng mga estudyante dito sa loob ng paro? So ngayon po, we have, ang range po natin is, meron po tayong 3.5 to 4.6 yung pang kinder 1 natin. Tapos ang kinder 2 po natin is 4.7 to 6.5, yung common range na kami natin. Ibig sabihin po, they should be that particular age pag-start ko ng school. So, Nanay Army, bakit po naisipan ninyo na dito ipasok sa ganitong uri ng paaralan yung anak ninyo? Nag-umpisa kami sa aming panganay na by homeschooling. Kasi nung umpisa, hindi namin makita yung school na hinahanap namin. Ang hinahanap kasi namin ay isang school kung saan may nurturing environment na matututo yung mga bata and at the same time, ma-enjoy nila yung pagiging bata. Kasi naniniwala kami na yung karapatan ng bawat bata yung makapaglaro, malayang makapaglaro. At yung experience na sinabi ni Mommy Kate kanina ay mas nabibigyan sila ng magandang aral by doing and experiencing everything. So, nung nalaman namin na nagkaroon na ng trainer-inspired school dito sa Hispanos, hindi kami nag-atubili na ipasok yung amin. So, nabanggit niyo po na nalaman nga ninyo. So, paano po ba ninyo nalaman yung tungkol dito sa paaralan? Meron po ba kayong mga, meron po bang mga advertisements sila na ginawa? Meron kami kainigan na kasama din sa nagtatag ng school. At sila Kate ay dati kong classmate. So, small world lang. So, through connections. Okay, so, ito po ay itatanong ko po sa inyo din lahat, no? Teacher Mike, tsaka po kayo na Mommy Kate, at tsaka Nanay Army. Ano po yung mga pagbabago na napansin niyo dun sa mga bata before po sila pumasok at tsaka habang nandito na po sila sa paaralan? Ako na po yung napansin sa mga bata kasi po dito po sa amin, ang snacks po namin ay very healthy. Healthy po. Everything po is healthy, vegetarian po. So, natututo po yung mga bata kumain po ng healthy food po. So, each day po may particular snack. So, dahan-dahan lang po ang encourage yung batang kumain. So, yun po isang factor. They eat po what's on the table, tsaka natututo po silang kumain ng healthy food po. Yun po ang source po. Aside from yung kanila pong
pag-uugali, parang magiging mas creative sila sa play nila. Kasi nakikita niyo po, everyday, may journal po si teacher, so we assess them, parang ganun po. So, makikita po namin improvement na talaga as time goes on, you see the improvement through their play. Kasi nga po, creative play, yun po, yun po. Mommy Kate. Sa amin, ano, hindi lang sa bata, dahil parang buong family kasama dun sa journey. Kaya parang lifestyle change din yung nangyari. Kami mismo magulang, nag-opt sa healthier alternative, mas sustainable na lifestyle. Tapos personally, ang nakita ko dun sa mga anak ko, as young as very comfortable sila sa sarili nila at natuto silang gumalang. I mean, mas magalang sa... Kasi kadalasan kapag expose sa gadget, diba, sa television, makikita mo na nakukuha nila yung mga, for example, mga words sa mundo. Pero sa schooling na nandito, may limit talaga yung television. As much as possible na kung pwede, wala. Ayun, pero syempre, reality, merong exposure. Pero ang ina-advise sa amin, kapag nagkaroon ng exposure sa television, we take time to parang engage the child in more multisensorial activity. Fortunately for us, taga-forestry kami, so talaga nakakapaglaro kami with nature. So yun, yung mas na-ano sila, sa nature din. Yung mga nakikita kong children. Si Nanay Armin noon po, ano po yung napuna din? Ganun din sa amin, isang buong pamilya kami na nagbago. Naging mas intentional kami sa lahat ng decisions. Ang aming bahay, physically, ay nagbago din. Parang ang nangyari ay naging namimik namin yung itsura ng classroom. Kasi nga, ang sabi kanina, ang school at ang bahay ay kailangan smooth yung transition at may continuity yung visit. So kung ano yung makikita nila dito, kailangan makikita din nila sa bahay kung ano yung mga ginagawa ni teacher, ganun din yung mga magulang. So mas maging simple din at practical kami bilang sa aming mga pang-araw-araw at sa mga celebration. Walang grande, basta simple at dama sa puso. So, iba-iba nga talaga, partner, yung pananaw ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga bata. No? Pero basically, ang gusto lang din talaga nila, ang parang end goal ay mapabuti lang yung mga anak nila. So, magpapatuloy po ang ating talakayan. Magbabalik pa kami dito sa Laguna. Nagbabalik po tayo dito sa Laguna. Kasama pa rin po natin ngayon si Nanay Army at si Teacher Mike para sa huling bahagi ng ating episode. So yung isa sa mga huling katanungan na lamang po namin, Teacher Mike, given na natapos po yung academic year ninyo nung May, ano po yung mga activities pa ng bahay-bahayan ni Maria Makiling na isinasagawa natin currently? For the summer, meron tayong activities pwede yung sabihin sa Army sa ating mga nanonood. So, inaanayahan po namin lahat ng mga magulang na may anak na less than 3 years old. Magkakaroon tayo ng toddler parent classes starting second week of June. Ito po ay 3 days a week na program na based pa rin sa free play and establishing a healthy rhythm sa ating mga anak at sa ating pamilya.
Ongoing po yung enrollment, pwede po tayong mag-visit sa aming Facebook account, facebook.com/bahay-bahaya ni Mariang Makiling. And meron din kami Instagram at bahay-bahaya ni Mariang Makiling. Doon po namin ilalagay yung mga announcements for you. In case lang po na hindi nila ma-access at gusto nilang tumawag, sino po yung pwede nilang kontakin, tsaka po anong phone number? Pwede rin yung tawagin yung number ko, 0920-544-3200. Okay. At saka, anyayahan ko rin po kayo for the regular school year. Ongoing na po ang enrollment for our Kinder 1 and Kinder 2. Magsa-start po ang aming classes second week of August. So, yun po. Sana po ay check out our school po. Yung number. Maraming salamat po, Teacher Mike at saka Nanay Arnie, sa inyong pagbibigay ng oras upang ibahagi sa amin ang inyong mga pananaw tungkol sa bahay-bahayan ni Mariang Makiling. At maraming salamat din po kay na Daddy Gian at saka Mommy Kate na ating nakasama kanina. No? Talaga nga namang maganda na naibahagi sa atin, no? Sa ating mga manonood, itong unique na way ng pagtuturo sa mga bata na kung saan ikinokonekta yung mga natututunan sa classroom sa mga nangyayari sa loob ng bahay at saka sa mga nakakasalamuhan natin sa labas. No? Tama ka dyan, partner. Nakakatuwa na malaman na meron palang ganitong magandang school kung saan may other option itong parents natin na i-enroll yung kanilang mga anak kung saan yung mga anak nila. Sabi nga ni Teacher Kate, matututo holistically, hindi lang yung writing, reading. Matututunan din nila yung mapupukaw yung interest nila sa arts, pati yung emotions nila. Tapos madedevelop din kung paano sila nakikisalamuha sa iba pang bata, sa iba pang tao. No? Tapos isa pang magandang bagay, napakalapit lang kasi nitong school. Ang dali-dali nilang puntahan, tapos ang dali din kontakin ng mga tao na okay, tama ka dyan, partner. Para sa ating mga manonood, maaari kayong magbigay ng inyong mga mungkahi o suggestion sa pamamagitan ng pagtawag sa 536-2433 o pagbisita sa aming Facebook page through facebook.com/dito sa Laguna. Muli, ako po si EJ. At ako naman si Grace. Hanggang sa susunod na episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento.